Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ako muna makakasama nyo. Si Atay nagre-rest muna ngayon. Nagre-review tayo ng panibagong product. Ang tawag sa sabon na to is Zevo Kojic Classic 10x Intense Whitening Face and Body Bar. Ayan siya. So nabili ko lang to sa Shopee, 120 pesos. Basahin muna natin yung mga kiniklaim itong product na to or yung mga dapat bang makitang effect and instruction na din. Get 10x lightening power every wash using Zevo Kojic Classic, expertly formulated with the cult fave kojic acid that lightens sun damage, age spots, or scars, resulting in a visible and lasting anti-aging effect on the skin. It also contains antimicrobial properties, effectively curing live acne and preventing new ones. Get the skin you want every wash using the powerful Classic Kojic Face and Body Bar. And made in the Philippines siya. Dito din yung ingredients niya. And balikta ko super powerful na mga ingredients niya para sa pampaputi na skin. Direction for use, wet the soap and lather until desired bubbles occur. Wash truly after, use twice a day, consistently for best result. Kaso ako nga, hindi ako nagsusoap ng umaga kasi feeling ko parang tutuyo yung balat mo throughout the day. 135 grams, anti-acne na siya, antibacterial, and also moisturizing. Meron siyang kulay orange and kulay white. Zevo. And yung amoy din niya pala, parang dun sa Kojic yata ng Velo, para siyang ganun. Pero hindi yung sobrang tapang, mild lang din yung amoy niya. Sa laki niya, parang pwede na siya for 1 month, so hahati-hatiin na lang. Ito ko to sa Shopee na nagtitrend. Super effective naman daw, nakita nila yung result within 2 weeks, 1 week, 1 month, yung mga ganun katagal. Doon ko na napag-decide na i-check out na yun. Pili ko din siya pala dahil gusto ko din magpantay yung kulay ng, ayan o. Hindi siya magpantay. And para naman sa face ko, gusto ko matanggal yung blackheads, whiteheads, kaka-mask ko, nagkaka-irritation, nagkaka-bumps, ganun. And also, ma-improve na din yung skin texture ko. Since quarantine pa din naman ngayon, gusto ko na din mag-try ng bagong soap. 1 week ko siyang gagamitin sa face and body. Sana makakita agad tayo ng result. Is hapon ako naliligo, so puros hapon na clips yung mapapakita ko sa inyo. Tuwing naliligo na lang ako nagsusoap sa face. Bababa na ako at maliligo na and gagamitin ko na tong sabon. Kala ito na yung day 1. Be right back. Ayan, tapos na ako maligo. First kong gamit nito, napansin ko na very very smooth ng face and body ko. Ito na yung day 1 ng paggamit ko. Napansin ko din na wala siya nung kagaya ng ibang Kojic soap na banat na banat yung skin mo. Yung hindi magaspang yung feeling, basta ang smooth lang sa mukha, bali na create mo na bubbles. And then, inapply ko sa face for like 10 seconds and then nag-rinse na agad ako. Para naman sa body ko, binabad ko lang siya ng 3 minutes and then nag-rinse na agad ako. Yung sabon ko, pinag-chop-chop ko na, yan o. Since alis ako ngayon, need ko mag-sunscreen and lotion na may SPF. Dito nga nagtatapos yung ating day 1 na paggamit nitong Zevo. Sa mga ibang clips, minsan hindi ako magsalita, minsan magsalita ako, basta pag may makita akong effect, sasabihin ko sa inyo. See you tomorrow. Day 3 natin. Pansin ko lang ngayon is super smooth and moisturized ng skin ko. Ayan yung kalagay ng skin ko ngayon sa Actually, wala pa talaga akong nararamdaman na nagma-microfeel yung balat ko. And ayun, para sa soap naman, napansin ko na mabilis pala matunaw. Ayun lang yung masasabi ko ngayong day 3 and kita-kita tayo bukas sa day 4. Day 5 ng paggamit natin ng Zevo Kojic Soap. Ayan, sa face ko naman, nagma-microfeel, no? Nandyan. Papaganto na yung microfeel niya. Papaganon. Lang talaga siya medyo makita sa camera. Kahit nagma-microfeel siya, sobrang smooth pa din. Meron, ayan. Hindi lang talaga siya makita sa camera na nagma-microfeel. Napansin ko din na nabawasan yung pagka-oiling ng ilong ko. Ang bilis kasi talagang magkaroon ng tubig dito sa ganito ko. At dahil dun sa sobrang pagka-oily ko, ang bilis ko rin magka-blackheads kaya lagi nangangati yung ilong ko. Ayun lang muna para sa day 5. Kita-kita tayo bukas sa day 6. And malapit na tayo dun sa final review. See you tomorrow. Ito na yung day 6 na paggamit ng Zevo Kojic Soap and explain ko na sa inyo kung ano ba yung mga nakita ko today. Kaya nagma-microfeel pa din yung face ko, ayan na. Ayan.
still very smooth pa din ang skin ko. Also, nagma-micropeel na rin dito. Ayan pa. Ayan, nagma-micropeel sila. Hindi lang talaga sila makita dyan sa camera. And napansin ko din na pinaka-mabilis din na makitaan ng effect is sa face. Sa legs ko naman na. Kita ko naman na nag-brighten siya. And kasi pag lalabas ako ng bahay, nagpapansa ko. Baka na naman hindi magpantay, mahirap na. I'll see you tomorrow, day 7 na. Tapos ko na yung 1 week ng pag-try nitong Zevo Kojic Classic. 10 times intense whitening face and body burst. Sasabihin ko na sa inyo kung ano ba yung mga naging epekto sa akin. Unang-unang masasabi ko dito sa product na to is hindi siya yung kagaya ng ibang Kojic soap na super nagda-dry. Nagulat nga ako na meron siyang moisturizing effect. Hindi siya yung nakakabanat super ng face. Nagma-micropeel talaga siya. Totoong may micropeeling na magaganap. Hanggang ngayon, nagma-micropeel pa din yung balat ko. Bibigay din pala siyang glow after mong gilamos or maligo. Although, hindi pa niya talaga fully napapantay yung kulay ko, yung parang sa ganito. Ayan. Pero nag-lighten naman siya. Diba? Hindi naman siya yung super, ano pa. Napansin ko naman sa face ko, nag-brighten siya ng super. Mabilis mo makikita yung effect sa face kaysa sa body. Totoo yung kiniklaim niya na anti-acne talaga kasi parang dun sa time na ginagamit ko tong sabon na to, hindi nga talaga ako nag-acne. Good thing napansin ko na hindi na pala ako masyadong nagiging oily kagaya nung dati. Nabawasan din yung appearance ng pores ko. Nabawasan din yung blackheads and whiteheads ko sa nose. Mga dark spots ko, hindi na din siya masyadong visible. And sa legs ko naman, pansin ko na brighten din siya at the same time, nagma-micropeel. Kaya dapat, lalabas ka, dapat nakaano ka, nakapans ka. Baka di na naman magpantay. Tip ko lang sa inyo, pag nagma-micropeel na, huwag niyong kutkutin kasi baka red, kagaya nung ginawa ko last time. Nag-red talaga siya. Sa akin naman, itong product na to, napatunayan niyo yung mga dapat niyong patunayan. Re-recommend ko itong product na to dun sa mga gustong mag-try ng mga Kojic soap na super, super mild lang. And ang suggestion ko lang sa inyo pag gagamit kayo ng mga gantong soap is, yun na nga, huwag na kayong lumabas ng bahay kung kinakailangan. And kung kailangan nyo lumabas, siguro magpayong kayo, mag-sunscreen, tapos mag-lotion ng may SPF. And paglalabas kayo, tapos sobrang init, magsuot nga kayo ng pants, tapos nung mga, basta mahahaba yung hindi ma-expose ng sobrang yung skin nyo. Kapala pag nasa micropeeling stage na kayo, huwag kayong mag-shave ng face, kahit saan dito sa body, kasi ayun nga, baka ma-irita. Affordable na siya and good for 1 month. So, hati-hatiin nyo na lang para tipid. And diba napakita ko sa inyo na chinap-chop ko yung mga sabon and ito na lang siya ngayon. 120 sa Shopee ko siya nabili. Ingat po kayo sa fake. Medyo mabilis siya matunaw dahil siguro sa panahon. Kung magta-try kayo ng ganitong product is mahabang time talaga yung kailangan nyo kasi hindi naman ito yung isang gamit puti agad. Walang ganun talaga. Mahabang proseso talaga yung pagdadaanan mo bago mo makamit yung gusto mong result. For sure itong sabon na to gagamitin ko pa to matagal na panahon. Umorder na nga ako ng 2 pa kasi nagandahan talaga ako sa effect. Since nasa bahay na nga tayo, ito na yung perfect time para mag-try tayo ng mga gantong soap, di ba? Feeling ko nga din, itatry ko yung ano, yung lotion ng Zevo. And also, yung pamangkin ko din pala, umorder din siya ng Zevo kasi nagandahan din siya sa result. Yun nga, dito na nagtatapos yung review natin. And kung gusto nyo may-try pa akong product, mag-comment lang kayo dito and sabihin nyo kung ano yung gusto nyo ipa-review. At kung may mga tanong man kayo, feel free na mag-comment sa baba. Gusto nyo naman kami i-contact ni ate sa description box. And dito na nga nagtatapos yung vlog natin. Thank you guys for watching. Bye!